Ang topic po ngayon ay knowing God, yung makilala pa natin ang Panginoon. Alam niyo po ba, ignorance of the Bible is equivalent to ignorance of God. The only right source of right information to know God is none other than the Bible. Ang ibig po sabihin, kung kukuha tayo ng kaalaman, matututunan natin ng Diyos, eh wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus sa kanyang salita. No? So, that's why ang Bible, malaking-malaki po ang tulong nito sa atin. No? So, ang scripture, ang Bible, ang main source if you want to know God. Now, the desire to know God, usually po nagsisimula sa mga searching heart ng isang tao. Pag hindi mo kilala ang Diyos, ang consequence, hindi mo alam ang meaning ng life. I will repeat. If you don't know God, you will never know the meaning of life. If you don't know God, you will never understand the purpose of your life. And if you don't know God, there is no way for you to be connected to God. So, ibig sabihin, the more I know God, the more I will understand the meaning of life. The more I know God, the more I know the purpose of my life. And the more I know God, the more I'm getting connected deeper to our God. No? Ang lahat po ng kapalpakang nangyayari sa buhay natin, iyan po ay nag-ugat sa ating kamangmangan sa pagkakilala sa Diyos. Now, I want you to hear this. Not because nag-church ka, automatic nakikilala mo ang Diyos. Unless meron kang desire na makilala siya, you are calling upon the name of the Lord, you are searching, you are worshiping, doon lamang po yung way na yon para makilala po natin ang ating Panginoon. Hindi po porkit nagsisimba, may relasyon sa Diyos. Dapat tiyakin natin ang relasyon natin sa Diyos upang tayo po ay maunawa natin yung pinag-uusapan natin Diyos po dito. Ang goal po natin, kung bakit natin gusto siyang makilala para magkaroon po tayo ng close relationship with our God. Okay? Pag kilala mo po ang Diyos, bawa, kilala mo ang Panginoon talaga, pag may problema ka, ay hindi ka basta-basta matitinag kasi ang comfort mo, Diyos. Kung kilala niyo po, may relasyon tayo sa Diyos. Kung may Diyos kang kilala, pwede ka nang humingi sa Kanya ng guidance, ng direction. Kaya yung walang pagkakilala sa Diyos, usually, ligaw. Nasisira ang buhay kasi sa Diyos lang kayo kukuha ng guidance at ng directions. At higit sa lahat, ang gustong-gusto ko na makilala ko ang Panginoon, nagkaroon ako ng sense that I belong to God. Yun ang pinakamaganda. Nawala yung mga pangamba, takot sa buhay ko, nung makilala ko ang Panginoon, I feel that I belong to God. Tas dito yung kamay, naniniwala ka, you belong to God. Tas yung kamay. Di ba, sarap ng feelings, no? Pag alam mong you belong to God. No? Pag hindi mo alam yan, dito po nangyayari. Because, alam nyo po ba yung mga taong nagpapakamatay, naglalasing, nagda-drugs, these are manifestation of ignorance of God. Nawawalan sila ng hope, nagiging helpless sila, okay, nadi-discourage sila hanggang tumutungo na doon sa mga maling gawa. Nagpapakamatay, nagbibisyo, because hindi nila alam yung meaning, yung purpose, yung direction ng life nila. Kaya ang Diyos sa kanyang kabutihan, gusto niyang magpakilala at ma-reconcile sa atin. Siya mismo ang gumawa ng paraan para makapanumbalik tayo sa Diyos, makipag-reconcile sa Diyos.
sa pamamagitan ng pagbaba ni Kristo ng katawang tao at pagkatapos po noon namatay sa krus at nabuhay mga gmuli para mabuo yung plano ng Diyos na i-reconcile ang tao sa Diyos. Lahat po ng nakapag-reconcile sa Diyos, doon lang nila naunawaan, may meaning pala yung life ko. May purpose pala yung life ko. No? Meron pala akong relationship sa Diyos ko. Meron pala akong connection sa Diyos. Kaya ngayon po, dahil meron kang meaning, meron kang purpose, sa Diyos ka rin humihingi ng guidance. Humihingi ka rin sa Kanya ng comfort at sense of direction. Dito na po tayo nagsisimulang lumalim ng lumalim sa ating pakikipagsalimuha sa ating Panginoon. Okay? Philippians chapter 3 verse 10. Basahin natin ito muna. Ang sabi po ni Paul ay ganito. I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Verse 11. I want to know Christ and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Kung titingnan niyo po, si Apostle Paul, apostol na po ito, pero isa lang ang gusto niya, I want to know Him. Ngayon, si Apostle Paul, yun ang desire niya, balik mo yung verse 10. Yun ang prayer niya, I want to know Him. I want to know Christ. And I want to know the power of His resurrection. Gusto kong malaman at matutunan. Actually, the word know, I want to experience Christ. Yun ang ibig sabihin yan. It is not just cognitive knowledge or knowledge of information, but the word know, knowledge means experiential. Ang ganda ho nung desire ni Apostol Pablo rito, I want to know Him. Well, marami po sa atin, medyo hindi natin alam tong salita na yan. Kasi hindi natin alam kung ano maidudulot kung kilala natin ang Panginoon. Last week, binanggit ko yung ibig sabihin ng Yahweh, no? Ang ibig sabihin ng Jehovah Rapha, the healer. Binanggit natin yung El Shaddai, the most powerful God. At binanggit din natin yung salitang Jehovah Jireh, the God who provides. Nako, nung pagkatapos ko mag-preach, lumapit po sa akin yung isa nating membro, sabi niya sa akin, Kuya Uriel, buti na lang tinuro mo sa akin para lumawak yung pananaw ko, yung pagkakilala ko sa Panginoon. Maraming umaten ng Sunday, nakinig sila, natatakot sila sa future nila kasi yung kanilang financial condition hindi maayos. Pero after makinig, makapakinig sila, natutunan nila si Yahweh, ang ating Jehovah Jireh, siya magpupuride. Hindi na siya natakot, sabi niya, para lumakas ang loob ko. Kasi meron akong Jehovah Jireh sa buhay ko. Ngayong hapong ito, may babanggitin akong apat ulit. Okay? Tutuloy natin ito. Okay? Okay? Yung apat na ito, ilagay natin isa-isa. Okay? I hope andito po kayo. Unahin natin yung salitang Adonai. Okay? Tapos po, Jehovah Nisi. Tapos pangatlo, Jehovah Rohi. Pang-apat, Jehovah Shammah. Okay? Ano ang ibig sabihin nung salitang Adonai? Lagay natin yung salitang Adonai. Adonai means Lord or Master. This name Adonai reflects God's authority and lordship over all creation. Now, let me explain further po dito. Ang salitang Adonai, hindi lang po natin binabasa yan, pinag-aaralan. Paano ko to, yung reflection ng Adonai, ano ang implications nito sa buhay ko? Magandang tanong po yun.
Alam mo yung salitang Adonai, pero anong implication yan? Okay? Anong implication nito sa ating mga buhay? Now, pag sinabing Adonai, siya yung Lord, siya yung Master, ang implication nito, mga kapatid, kaya mo bang i-acknowledge sa buhay mo na talaga siya yung Master tsaka Lord? It's just, kaya mong i-acknowledge. Alam niyo po ba, kaya nahihirapan ang mga tao, pinagpipilitan natin na tayo ang Adonai. Tayo ang may-ari, Lord means owner. Master, tayo ang tagapanguna. Dapat po, pag sinabi natin ang Diyos ko si Adonai, nagre-reflect ito ng authority, lordship over all creation, dapat yuyuko ka na, hindi ako ang master, hindi ako may-ari ng buhay ko. Pag naging Christian ka at meron ka ng Adonai, hindi na ikaw ang Lord ng buhay mo. At lalong hindi na ikaw ang master ng buhay mo. Ibig sabihin, sino sa inyo kaya niyong i-acknowledge na hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo, kundi si Adonai na? Tahimik. So ito po yung unang-una dapat natin ma-acknowledge. I-acknowledge natin yung kanyang authority and lordship over our lives. Ito po yung ibig sabihin ng Adonai. Di ba pinag-aaralan natin kung sino itong Diyos na sinasamba natin? Eh, tinuro sa atin yung Adonai, Lord and Master. Maraming Christian, di sila lumalago, nahirapan sila sa buhay kasi hindi nila ginawang Adonai si Jesus. Pag sinabi kong ginawa mo siyang Adonai, siya na yung may authority sa'yo, hindi na ikaw. Hindi na ikaw ang nagdidikta kung ano gusto mo, siya na. That's the meaning of Adonai. Taas yung kamay na meron na rito ang Adonai. Siya na nasusunod, hindi na ikaw. Ni-recognize mo na siya ang authority. Kumbaga sa salitang tropa, yan ang big boss natin. Diba? Hindi na tayo ang boss. Siya ang big boss natin. Ano ang tawag natin sa ating Panginoon? Adonai. It means Lord and Master. Yan po ang ibig sabihin niyan. Nire-recognize natin na ang Diyos ang ultimate authority and master of the universe, including our life. Sa makatuwid, pag meron kang Adonai, it's a question, implication yan, kaya mo bang mag-submit? Kaya mo bang mag-submit? Kaya mo bang mag-obey? Sapagat ang salitang Adonai, it reflects the posture of submission and obedience to God. And it also implies willingness to follow God's guidance and live according to His will. Taas yung kamay ng mga may Adonai, nahirapan mag-obey, nahirapan mag-submit. Kaya nga natin pinag-aaral, ay, yung Adonai pala. Oo nga, siya palang final authority. Kaya pala matutunan kong mag-obey, matutunan kong mag-submit sa Diyos na ito. Ito yung isa kong nakita ang problema na maraming Christian. Kaya sila nahihirapan sa buhay nila, hindi nila napuntahan yung level na nagsasubmit, nag-obey, kasi ang kilala nila si Jesus lang na pinako sa krus. Eh kung sabihin ko siya si Jesus, siya yung Adonai, siya yung Master. Si Jesus, sa Kanya tayo magsasubmit, sa Kanya tayo mag-obey. Lord siya, Master siya. Tinatawag tayo lahat na sumunod, mag-obey, mag-submit. Kaya pala sabi ng Bible sa huling araw, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Ganito ka ba? Tumatawag ka kay Jesus ng Panginoon, hindi ka naman nagsasubmit. Tumatawag ka ng Panginoon sa Diyos, hindi ka naman nag-obey. So ano ang silbi ng Adonai sa'yo? Ibig sabihin, hindi siya ang Adonai mo. Kasi kung totoo kung may Diyos ka, may Adonai ka, meron ka ng sinasubmitan. Meron ka ng sinusunod na Panginoon mo. So si Jesus, nung dumating sa buhay natin yan, hindi para mag-recruit ng religion.
naghahanap siya ng mga taong kanyang pangungunahan na susunod sa kanya at dadalhin niya sa tamang lugar. So, kinakailangan ng bawat isa po sa atin, we need to learn to submit and obey. Can ever amen? Another implication ng Adonai, matuto kang mag-respect at magkaroon ng reverence kay Adonai. Okay? Ine-incorporate ang salitang Adonai sa ating mga language and prayers. Kasi meron tayong sense of respect and reverence for the divine. Okay? It reflects our sacredness of our relationship with God. Kaya pag nagpe-pray tayo, purihin ka, Panginoon, marami po. Sense of respect yun. Amen? Misa natawa ako eh. Kakain kami mga pastor sa restaurant. Sabi ng isang pastor, o tara, kain tayo. Sabi ko, brother, di pa tayo nagpe-pray. Sabi ng isang pastor, ako na magpe-pray. O sige, wala salam sa pagkaito sa pangalan sa amen. Nabigla ako, pastor, ganun mag-pray. Sabi ko, wala siyang reverence kay Adonai. Sino sa inyo mag-pray? Ganun. Barabas na salam sa pagkaito in Jesus' name. Amen. Sabi na, nagtawa na yung mga pastor. Pero parang nagmamadali ka. Sa loob-loob ko, this man has no respect to Adonai. Because if he is the Lord, if he is the master, in the way you pray, you respect him. Say amen. Tama? Hindi pwede dito wala kang respeto sa divine na ito. Kaya nga Adonai ito eh. Pag mag-worship kayo, nasa oras, nasa tamang lugar, yung pananamit nyo, mga, kasi sacred to, reverence yun eh. Yung nasa bahay lang, di ba, nanonood na lang tayo nung araw sa tinatawag na live stream. Hindi na nakabihis, nakauban na lang, nanonood pa rin. Wala na kasing reverence. Wala na tayong respect sa Adonai. Pag tinawag nyo siyang Adonai, irerespeto mo yan. Come on. Are you hearing this? Tinawag mo pa siyang Adonai na walang respect at saka reverence, ay hindi mo naintindihan. Kaya nga, you need to know who is this God. This God deserve our respect. This God, Adonai, deserve our adoration and reverence. Can I be amen? Eh dahil siya yung may-ari, siya yung owner, Lord, at siya rin yung master, alam niya lahat, makakahingi kayo sa kanya ng guidance at pwede kayo magtiwala sa kanya. Ha? Minsan ng mga tao nakakatawa, no? Meron ba dito ang feeling mo matalino ka? Yung ayaw mo nang magpag-guide kay Lord? Ayaw mo nang magtiwala sa Diyos? Kasi matalino ka eh. Gusto mong ipaliwanag ko sa'yo? Kailan ka lang ba dumating? 1990? Pantali mo, 1990 ka palang dumating? Ako, 1963 ako dumating eh. Yung iba sa inyo, mga 1990, 95. Yung iba nga sa inyo, year 2000 eh. Sabihin mo nga, paano ko naging mas matalino kay Adonai? Eh siya ang gumawa ng mundong ito. Ibig sabihin, hindi pa siya nagsisimulang gumawa, nandito na siya. So mas alam niya yung nangyayari. So itong si Adonai, I can ask guidance kay Adonai. Pwede ako magtiwala sa kanya kasi mas matagal na to sa atin. He is the beginning and He is the end. He is the creator. Kaya hindi tayo pwedeng mamalaki na matalino tayo. May pinag-aralan ako. Ang kaalaman ng ating Panginoon ay isang ocean. Ikaw isang patak lang. Wala kang may pagmamalaki. This Adonai can be trusted. Pwede kayong magtiwala dyan. Pwede kayong humingi ng guidance. Can I be amen? Pwede niyong isurrender ang lahat sa kanya kasi alam niya. Now, pag sinabing Lord siya may-ari, pag sinabing Master, siya'y nakakaalam. It's a word of control. Share the word control.
Every time you know the word Adonai means the God who is in control. So hindi ako matatakot lalo. Kasi kung meron akong financial difficulties, alam ko God is in control. Amen. Nagka-problema ako sa asawa ko, sa anak mo, magka-problema ka. But you know you have Adonai. Your God is still in control. Ito yung ibig sabihin ng Adonai, the God who is in control. Eh siya ang Lord, siya ang may control. Eh pastor, magulong sa mundong ito. Sabihin nyo pa kahit anong gulo yan, ang may control dyan, si Adonai, ang ating Lord. Amen? Sino rito yung may problema sa pag-aaral? May problema ka sa negosyo, sa trabaho. Humingi ka ng tulong kay Adonai. Si Adonai, alam niya gagawin sa business mo, sa trabaho mo. May problema ka sa pamilya, puntahan mo yung Lord mo, si Adonai. Alam niya ang gagawin dyan. Tuturuan ka niya, igagayin ka niya. Kaya dapat tama ang tingin natin kay Adonai. Can I pray, amen? Amen? God is always in control. Umalis po kayo sa illusion mo na ikaw ang may control. Wrong. Wala kang control. Tanging ang Diyos lamang ang may control. We have to acknowledge God's sovereignty. Amen? Kaya isurrender mo lahat. Parang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Surrender mo. At pag sinurrender mo, sabi mo, siya na ang bahala sa akin. Siya na magkocontrol ng lahat. And I promise you, magkakaroon ka ng peace of mind. Hindi ka mabubulabog. Marami dito pumunta ngayon, walang peace. You lack peace. Kasi natatakot ka, wala kang trabaho, natatakot ka, paano pamilya mo? You don't need to be afraid because when you have Adonai, you can trust Him because God is in control. Dito pumapasok yung peace of mind. Nare-reduce yung ating anxiety. Yung stress level mo bumababa. Bakit? Mayroon ang nagko-control. Because you know that the ultimate master is in charge. Can I have a amen? Tama po ba? So yan po si Adonai. Sino rito magsasabing maraming salamat, meron akong Adonai? Tatlo lang ang nakadinig. Sino nagpapasalamat, meron tayong Adonai? Hallelujah. Now, dahil meron akong Adonai, I can live with meaning, I can live with purpose. It reminds every one of us na pwede na tayong mamuhay dahil meron tayong Lord, meron tayong sense of purpose and mission and meaning, mas maganda po ang buhay natin. No? Mapalad ang merong Adonai. May meaning, may purpose ang life, at higit sa lahat, merong direction ang life natin. Can I have a amen? Amen? So, Lordship ang puntos dito. Huwag tayong magtakot, huwag tayong mangamba. Tama? Ang bawat isa sa atin, kinakailangan natanggapin natin na merong Diyos na gustong makialam sa buhay natin para umayos ang buhay natin. The moment we know this Adonai, it's advantage po sa bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, I love Adonai. Amen. So ito, nagtatawag din ito sa atin ng humility. See that word, humility. Kailangan natin ito, humility. Now, magbanggit tayo ng konti mga versikulo para sa ating Adonai. Okay? Unahin po natin itong verse na ito. Mahalaga po itong talatang babasahin ko ngayon. No? Hallelujah. Basahin po natin yung talata sa Adonai. Basahin po natin sa Psalms chapter 8 verse 1. Okay? Psalms 8 verse 1. Tingnan nyo si Adonai. Ha? Ano sabi po dyan? Lord our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens. Pangalan niya daw, majestic. Bumibilib yung psalmist sa kanyang Adonai. Pangalawang verse, basahin natin. Okay?
Psalms 110 verse 1. Ano po sabi ng Psalms 110 verse 1? Basahin natin. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Lordship yan. Pinapakita siya may-ari. Ah, sabi ng Bible, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Exodus 23. Pinapakita ko sa inyo yung Lord dito. Ah. Exodus 23 verse 17. 3 times a year, all the men are to appear before the sovereign Lord. Mag-a-appear yung mga tao sa kanya. Kanino? Sa may-ari. Sovereign Lord. Ang Lord kasi, ibig sabihin yan, owner. Haharap daw 3 times a year ang mga lalaking ito sa may-ari ng langit at lupa. So nasa Bible na siya nga ang may-ari. Isaiah, o punta tayo sa Psalms 68. Our God is a God who saves. From the sovereign Lord comes escape from death. Galing, no? Sa Diyos daw, nakakatakas ka sa kamatayan dahil tinutulungan ka ng Diyos. Ang ganda ng verse na yan. Isaiah chapter 6 verses 1 to 3. Sabi ng Bible, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Pinakita kay Isaiah yung itsura ng Lord, oh. Nabasa niyo yung description? Pag binabasa ko yung ano, I saw the Lord high and exalted, sitting on a throne. Wala tayong picture ng itsura ng Diyos. Si Isaiah, nakita niya yung Diyos ay nakaupo sa trono. And the train of his robe filled the temple. Yung robe niya, napuno yung temple ng robe. Grabe, ibang klase ito. Ano kasunod na verse? Verse 2, above him were seraphim, yung mga angels to, no? Each with 6 wings. With 2 wings, they covered their faces. With 2, they covered their feet. And with 2, they were flying. So yung may-ari ng langit at lupa, may lumilipad na katabing anghel. Hallelujah. Pinakita ito kay Isaiah. Verse 3, and they were calling to one another, holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Ganyan din i-describe ng mga scripture kung sino itong Adonai na to. Kaya hindi ubiro yung salitang Adonai. Nire-respecto, ginagalang po yan. Minamahal natin yan kasi yan ang Adonai talaga. Amen. Alam niyo, prayer ko ngayon, na lahat kayo dito, tumaas ang pananaw niyo sa Diyos. Huwag mababaw, lumalim ang pananaw niyo. Na yung Diyos natin ay ating nire-respeto, minamahal. Ipinagkakatiwala natin ang ating mga buhay sa Kanya sapagkat Siya lamang ang nakakaalam kung anong tama sa atin. Amen? Can we pray muna bago ako magtuloy? Can we submit our life to our Adonai? Can we tell Him, Lord, be the Lord of my life? Lord, sa apong ito, I submit, fully submitted to you ang aking buhay. Bow your heads right now and let us worship this Adonai. Lord, salamat sa araw na ito. Nakikilala ka namin ang lubusan, Panginoon. Ikaw ang aming Adonai, Panginoon. Ikaw ang aming Lord God Almighty. Ikaw yung nakita ni Isaiah, Lord, na nakaupo sa trono, na may mga katabing seraphim na angels na lumilipad at sila sabay-sabay na nagpupurit, nagsasabing, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is filled with your glory. Sa hapong ito, Panginoon, I want to submit my life to my Adonai. I want to entrust my life to my Adonai. Indeed, Lord, you are my Lord. You are my Master. Lord, I could depend on you. I can believe, Lord, that you are in control. No matter what is the situation of my life, I can rely on you, Lord. I can trust you na ikaw ang nagkokontrol ng lahat. Lord, sa hapong ito, turuan mo akong mag-submit, Lord, sa iyo bilang aking Panginoon. Turuan mo akong mag-obey sa iyo bilang Diyos ng aking buhay. Lord, salamat na sa hapong ito,
You want me to know you. Today, God, I submit and I will obey. No matter what the condition that I have, I will still trust you, submit and obey you, Lord. Salamat at pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Pangalawa, puntahan po natin itong pangalawa. Okay? Sino po may natututunan? Pupuntahan po natin ngayon yung pangalawa. Puntahan natin ngayon, kanina, pinag-usapan natin si Adonai. Puntahan naman si Jehovah Nisi. Okay? Ang Jehovah Nisi, isa po itong Hebrew term na ang ibig sabihin po ay walang iba, the Lord is my banner. This name is found in the Bible, specifically in the context of the Israelites' battle against the Amalekites as recorded in Exodus chapter 17, verse 15. Okay? Basahin natin ito sandali. Sa verse 15, Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." Ang ibig sabihin po niyan, Jehovah Nisi. Sa ito, Jehovah Nisi. Ang Jehovah Nisi po, pag tinatawag nila sa Old Testament ang Diyos na Jehovah Nisi, ito po ay symbol ng victory dahil kasama ang Diyos. Hallelujah. Pag kasama mo ang Diyos, may victory tayo. Kasi siya ang tutulong para maging victorious tayo. Bakit ito binanggit na ganoon? Kasi po, araw-araw, may battle tayo. Nagbabattle tayo sa persecution, nagbabattle tayo sa mga problema, nagbabattle tayo do sa mga accusations, sa rejections. Pero pag alam mong si Jehovah Nisi ang kasama mo, ikaw ay kandidatong maging victorious sa anumang nangyayari. Now, Jehovah Nisi signifies that God's presence, by God's presence, with God's presence, we can overcome challenges. And we can experience triumph in our endeavors. No? Pag pinag-aralan nyo po ang salitang Jehovah Nisi, the Lord is my banner, konektado yan sa magiging victory sa life natin. Ha? Magbo-board exam ka, kailangan mo ng victory dyan. Mag-a-apply ka ng trabaho. Dapat mayroon kang sense of Jehovah Nisi. Mahirap mag-apply ng trabaho, mahirap mag-start ng business. Pero kasama ko si Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Nung gyera po, bawat kahiraan, may dalang pandera. Paglulusuben ng kalaban, ang goal ng kalaban, kunin yung bandera ng kalaban. Pag nakuha yung bandera ng kalaban, talo na sila at aapakan yung bandera. Hallelujah. Kaya lang, pag ang banner mo, si Lord ang may hawak, paano makukuha ng kalaban yun? Eh siya yung Almighty. Paano makukuha? Sa madaling salita, ang mga taong umaasa sa victory nila sa Diyos, kailanman hindi matatalo. Hallelujah. Are you listening? Walang talo ang mga taong umaasa kay Jehovah Nisi. Kasi dala-dala natin yung bandera niya eh. Can I be amen? The emphasis on this is that He is the protector and the one who lead us to victory. E napanood nyo siguro yung labanan ni Joshua sa baba, si Moses sa taas, kasama si Hur, tsaka si Aaron. Yun ang the Lord is my banner. Habang nakataas yung kanilang kamay, hindi sila natatalo sa baba. Pag binababa nila yung kamay, natatalo sila. Ibig sabihin, as long as you lift up the banner of the Lord, walang talo, panalo tayo. Amen? Hindi ho matatalo.
So yan po yung implications kung bakit meron tayong symbol of victory. Ha? Another term, Jehovah Nisi, si Jehovah Nisi ang pinagdudukutan natin ng strength. We depend on God's strength. May tao dito, may problema, parang ayaw mo na. Bishop, hirap na hirap na ako, ilang taon na ako nag-i-struggle. E teka muna, huwag ka munang umayaw. Kasi meron kang Jehovah Nisi na paghuhugutan mo ng divine strength. Kaya nga siya, Jehovah Nisi, kasama mo ako, sasamahan kita para manalo ka. So paano ka mananalo kung wala kang strength galing sa Panginoon? So lalapit talaga dito, magpapakumbaba tayo. Hihingi tayo ng tulong sa Diyos. At tuwing hihingi tayo ng tulong sa Diyos, ang Diyos pinapalakas po tayo. Meron ba dito nangangailangan ka ng kalakasan sa digmaang kinakaharap mo ngayon? Taas yung kamay, Bishop, may gyera ako ngayon. May mabigat akong problema. Gusto ko po sabihin sa inyo, you can always depend on God. Amen? I-acknowledge nyo lang na, Lord, I need to depend on you. I-acknowledge nyo lang ng strength ay hindi galing sa'yo, kundi galing sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, magtitiwala tayo sa success natin sa Panginoon, hindi sa sarili natin lakas. Jehovah Nisi ay maaasahan natin ipagtatagumpay tayo. Palakpakan natin si Jehovah Nisi. Kaya araw-araw, gumigising tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Nagwo-worship tayo kasi, araw-araw, sinasamahan tayo Ha? Sino sa iyo sa umagang ito, nagpuri ka, nagpasalamat ka? Bakit? Kasi sinamahan ka na Jehovah Nisi. Hindi pa tumutumba yung bandera mo, laging nakatayo pa rin hanggang ngayon. Taas yung kamay ng bandera mo, nakatayo pa rin. Ha? Hindi pa rin tumutumba, di ba? Because sinasamaksa. Kaya araw-araw, deserving ng Diyos, napapurihan natin siya. Sambahin natin siya. Can ever amen? Kaya dapat, ang taong nagre-recognize kay Jehovah Nisi, ang taong yan, laging mayroong thankful heart. Eh bakit kayo hindi magkakaroon thankful heart? Eh siya sumasama sa'yo sa gera mo. Siya sumasama para mag-victorious ka. Siya tumutulong sa'yo, binibigyan ka ng lakas. Wala kang ibang gagawin, kundi magpasalamat lang. Say amen. So ang worship, part po ito ng life natin kasi kilala natin si Jehovah Nisi. It caused me to praise Him every morning. Kaninang umaga, madaling araw, gumising po ako, nagplay ako ng music, nag-worship ako, pinaalala ng Panginoon, you have to thank your Jehovah Nisi. Lahat, for the last 35 years, lahat ng pinanalo mo, lahat ng ginawang maganda sa iyong bagay ng Panginoon, it is because it is God who fight for you. Amen. Kaya dapat dito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Tatlo lang ang nagpasalamat talaga naman, no? Dapat nagpapasalamat tayo kay Jehovah Nisi. Amen? Oh, naging walo. Dumami naman na konti. Parang natutulog kayo. Tapos yung naniniwala, dapat pasalamatan si Jehovah Nisi. Kailangan natin siyang pasalamatan. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag may Jehovah Nisi ka, makinigin mo po tayo, hindi ka natatakot. Hindi ka kinakabahan. Bagkos, pag may Jehovah Nisi ka, merong kang courage. Hallelujah. Matapang ka, sapagkat ang Jehovah Nisi ito ang nagpapatapang sa atin. Can I be amen? Ito po ang nagpapatapang sa... Ito po nagbibigay sa akin ng confidence. Eh, hindi nyo maiwasan. Minsan may kalabang ka na hindi kung saan dumadating yung mga kalaban mo eh. Pero alam mo, may confidence ka, may courage ka. Hindi ako matatalo. Bakit? Jehovah Nisi ang bandera ko. Tama po ba? Sino sa inyo nawawala ng lakas ng loob? Eh kasi baka hindi mo kilala si Jehovah Nisi na kasama mo. Kung meron kayong problema ngayon, may gyera kayo, mabigat na labanan, pumunta ka kay Jehovah Nisi. Bibigyan ka ng kalakasan, bibigyan ka ng courage, bibigyan ka ng confidence because God is with you.
Jehovah Nisi. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, tatapang bigla yan pag may kasamang Jehovah Nisi yan. Ha? Huwag kayong lalaban sa problemang mag-isa. Huwag kayong pupunta sa problema mag-isa. Tiyakin nyo kapag may problema kayo, meron kayong sitwasyon o kalagayan na pangit o mahirap, tiyakin nyo na si Jehovah Nisi ang kasama po natin. Meron tayong courage, meron tayong tinatawag po natin confidence. Can I amen? Yan po ang kailangan po natin. Kaya ang gagawin lang natin ngayon dito, worship lang ng worship sa Panginoon. Kasama ko si Lord, di ako mag-worship lang ako. And every time you worship, marami pong nangyayari. Tama po ba? Pwede, dapat sabihin ko sa inyo eh. Bilang isang pastor, nalalaman ko yung mga problema ng mga church members. Minsan nalalaman ko yung problema ng mga pastors. Sineshare nila sa akin eh. At nakita ko yung mga gyera nila, mabibigat talaga. Mabigat ang problema. Pero alam niyo po, kilala ko si Jehovah Nisi. Ito po yung nagkoko sa akin mag-intercede, mag-pray para sa kanila. Mga kapatid, sa hirap po ng kalagayan ng mga kapatid natin, dapat marunong tayong mag-intercession. Manalangin on the behalf of our brother and sisters. Sino rito yung pinapanalangin yung inyong mga magulang? Minsan yung mga magulang natin, hindi nila kilala ang Panginoon na Jehovah Nisi. Kaya sila nalulungkot, lalong nanghihina. Ikaw na nakakakilala kay Jehovah Nisi, ikaw yung magkaroon ng intercession. Mag-intercede ka. Sa hapong ito, mananawagan ako sa inyo. Ipanalangin ninyo ang inyong mga magulang. Ha? Ipag-pray nyo ang inyong mga magulang. Ipag-pray nyo yung inyong mga kapatid. Ipag-pray ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Alam nyo kung bakit? Minsan hindi nila alam kung sino tong Adonai na to. Hindi nila alam kung sino tong Jehovah God na to. Pero dito tinuturo sa inyo, matuto kayong mag-intercede, ipanalangin yung mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Yung mabababaw lang ang alam nila. Biro mo pag kilala mo si Jesus, opo. Ano pagkakilala mo? J-E-S-U-S. Ha? Kilala mo lang si Jesus sa letter. Yung pala, hindi nyo naintindihan ito. Yung tinuturo sa atin ngayon, ito yung ating Panginoong Jesus. Siya ang ating Nisi. Ha? Jehovah Nisi. Kasama tayo. Pinapatapang tayo. Sino rito willing manalangin, mag-intercede para sa iba? Ha? Hallelujah. Pwede mo palapakan natin ang Panginoon? Siya yung tumutulong sa atin in difficult times. Tulungan po natin yung ating mga magulang. Punta tayo sa pangatlo, mga kapatid. Punta tayo sa pangatlo. Jehovah Rohi. Ano ibig sabihin ng Jehovah Rohi? Okay? The Lord is my shepherd. Yan po ang ibig sabihin yan. No? Psalms 23 po yan eh. The Lord is my shepherd. Kung babasahin niyo po ang Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Alam niyo po, huwag niyong kalimutan na ang ating Panginoon ay isang shepherd natin. Ibig sabihin yan, He cares. Sabi mo sa katabi mo, God cares for you. Hindi yung totoong mag-isa ka lang sa problema mo, wala kang kasama, hindi totoo yun. Pag meron kang Diyos, kilala mo Diyos, siya yung iyong pastol. He cares for you. And He always wanted to help you. Hindi totoong ikaw lang mag-isa. Mahal po kayo naman. Siguro dahil hindi natin kilala si Jehovah Rohi, nakalimutan natin, isa po siyang caring and guiding shepherd for His people. Unahin ko yung caring. He cares. Kung kayo po'y nahihirapan, He cares. Pag hindi nyo kaya ang sitwasyon, He cares. He really cares. No? Sino sa inyo nakaranas, nanay, tatay mo, walang care na sa'yo? Di ba, nakakalungkot? Minsan, sabi mo, sa leader ko, walang care sa akin eh. Wala man lang concern eh. Sa totoo lang po, lahat ng tao, limitado, minsan hindi sila makapag-care sa inyo. Pero ni isang araw, ni isang segundo, hindi ho pumapalya ang Diyos. Lagi siyang may care sa atin. Yan po ang ating Panginoon.
He always cares for you. Ang ibig ko sabihin ng He cares, nararamdaman niya yung mga nararamdaman niyo. Nakikita niya yung inyong mga kalagayan. Ang ating Diyos, pag sinabing care, meron siyang compassion. Meron siyang mercy. Meron siyang unconditional love na willing niyang ibuo sa'yo kasi siya ang shepherd mo. Yan ang una, caring. Pangalawa po, pag sinabi natin Jehovah Rohi, siya rin po yung Diyos na sa sobrang awa sa'yo, gusto ka niyang i-guide. Kung hihingi ka ng guidance. Kaya nga, lahat ng tao, dumarating po sa kalagayan natin, na dead end tayo, hindi natin alam saan pupunta. Misa natatrap tayo, lumulubog din natin alam. But huwag niyong kakalimutan, ma-dead end ka man, ma-trap ka man sa hole, there is a God who cares for you. And He is willing to give you guidance. Pastor, ang hirap ng buhay ko, ligaw na ligaw ako. Kuha ka ng shepherd mo. Di ba? Meron ba dito ano, yung parang wala kang future? Parang wala kang pupuntahan? Hindi totoo yun. Mayroon ka pang Diyos eh. Dahil may Diyos ka, willing ka niyang i-care, willing ka niyang i-guide. Dahil sino sa inyo, amen, kailangan mo ng guidance? Ha? Hindi madaling mag-asawa. Pipili ka ng mga pasawa, guidance kailangan mo. Hindi madaling maghanap ng trabaho, yung trabaho, mapapahama ka. Pero tumingin ka ng guidance. Sa trabaho, kailangan mo ng guidance. Sa pag-aaral, kailangan mo ng guidance. Sa business endeavor mo, kailangan mo ng guidance. Sa iyong paghahanda sa pag-asawa, kailangan mo ng guidance. Sa paghahanda mo sa future, kailangan mo ng guidance. Everything, the shepherd of my soul will help us. Amen? The Lord is my shepherd, I shall not want. Okay? Imagine nyo po ang tutulong sa atin, divine guidance. Perfect yun eh. Divine guidance. Pag si Lord nag-advise, kita niya, sabi ko sa inyo, wala ka pa, andito na siya. Kaya ang Ancient of Days, tawag sa kanya eh. Ibig sabihin yung mga hindi mo alam, alam ng Panginoon, siya nakakaalam. Wala pa tayo, andito na siya. So kitang-kita niya kung yung maganda para sa atin. So kinakailangan, matuto tayong humingi ng divine guidance. Can I remember, amen? Pag sinabi pong, the Lord is my shepherd, nangangahulugan po yan na yung sheep merong relationship sa kanyang shepherd. So Jehovah Rohi speaks about our relationship to God. He is our shepherd and we are His sheep and His pasture. So makatuwid, ang Diyos na Rohi na to, Jehovah Rohi, nag-expect na magkaroon tayo sa Kanya ng divine relationship. No? Relationship na mahalaga. Araw-araw. Prayer, worship, meditation of the Word. Araw-araw yon. Igagayt ka niya. He cares for you. Bibigyan ka ng mga revelation ng Word of God. Di ba? Tatanggalin niya yung takot mo. Dadaling ka doon sa lupang pangako ng ating Panginoon. Kinakailangan po lahat tayo may personal relationship. Pag sinabing shepherd, siya pag nag-care, magpo-provide sa'yo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kompleto. Provision and care. Ito po yung binabanggit ko ngayon. No? A shepherd provides for and cares for the needs of the flock. As we recognize God as our Jehovah Rohi, it implies that relying on God for provision, protection and nurturing care in all aspects of our life. Ito po yung mahalaga. Sa makatuwid, ito yung gusto ko madinig nyo. Pag sinabi mong si Lord ang shepherd mo, meron kang divine security and divine comfort. Hallelujah. Secure tayo sa ating Panginoon. Wala tayong dapat ikatakot sa future, secure tayo. Wala tayong ikatakot sa nangyayari sa ngayon, secure tayo. Are you listening? Hindi ka dapat kinakabahan, ikaw ay comforted ng Panginoon. Ibig sabihin,
kung paano po yung mga sheep na ito define security in the presence of their shepherd. Understanding Jehovah Rohi brings a sense of security and comfort on our part. Ito po yung nagpo-poster sa atin ng trust that God's watchful care is present even in challenging times. Yan po ang binibigay sa atin na ngayon. Tama? Ito rin itong shepherd na ito, nagustuhan ko dito, pag kayo inaalagaan ng shepherd, nasusugatan minsan yung sheep. Ina-atake siya ng kalaban, nasusugatan, duguan. Pero huwag niyong kalimutan, ang shepherd, kaya niyang mag-restore ng pilay mo, ng sugat mo, ng sakit sa katawan mo. The shepherd has the ability to restore and bring healing. Sino sa inyo broken-hearted ngayon? Your shepherd can bring healing. Sino sa inyo sugatan? Maraming umatake sa iyo, kabi-kabila. Gusto kong ipaalala sa inyo, the shepherd can bring healing and can bring restoration. Basahin yung 23 verse 2 and 3. Basahin natin, ha? Let's go to verse 2. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. Verse 3. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Verse 4. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Yan ang matindi to, no? For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. And you anointed my head with oil. My cup overflows. Ang ganda ho nito, no, sinasabi niya na the Lord prepares me a table in the presence of my enemy. Sa makatawid po, totoo po yung pinag-uusapan natin dito. Nire-restore niya kapag nasugatan tayo ng kalaban, pinapagaling niya tayo. Sa verse 6, ano sabi ng verse 6? Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Walang tigil, all the days of your life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Salamat sa Diyos na siya ang ating shepherd. Amen. Tinutulungan tayo, Jehovah Rohi. Diba? Purihin ang Panginoon. Ngayon, pag kayo itupa siya ang shepherd mo, sumunod ka. You follow where the Lord leads you. Tama? Huwag kayo mag-worry, living contentment, kasi ang shepherd, siya ang bahala sa atin. Siya po magpo-provide. Can I hear amen? Pwede kayo mag-resist sa mga fears, hindi kayo matatakot kasi kasama niya. Itong shepherd natin, lagi may empathy at may compassion sa bawat isa po sa atin. Lagi niya tayo nililid, ginaguide wherever we go. Okay, last and final, ano ang meaning ng Jehovah Shammah? Yan, ganda nito. Jehovah Shammah. Shammah-shammah sa atin ng Panginoon. No? Sumashammah siya sa atin. Ibig sabihin po nito, ito po yung Hebrew term, the Lord is there. This name is found in the Bible, specifically in the book of Ezekiel. And the context referred to a vision where Ezekiel sees a new city and the name Jehovah Shammah. Ibig sabihin po nito, a constant, ang ganda, God's constant presence. Lagi niya tayong sinasamahan. Yan po ang ibig sabihin ng Jehovah Shammah. Ang ganda, no? Sumashammah sa atin. Yung presence ng Panginoon. No? Jehovah Shammah speak about the divine presence. Ito pong divine presence na ito, nako, sumasama po ito sa ating Panginoon. Ito po ay highlights ng omnipresence ng ating Panginoon ay nasa atin daily in our life. Okay? Nire-recognize din ito yung presence ni Lord in every situation, offering comfort, guidance, and support in our situation. Yan pong ibig sabihin ng Jehovah Shammah. The presence of God is manifested for us. Tama? Pagkasama mo siya, meron ba dito malungkot? Malungkot? Yung malungkot ka? Meron ba dito? Tignan mo yung katabi mo, malungkot yan. Sabi mo sa kanya, huwag ka nang malungkot. Jehovah Shammah, sasyamahan ka. Jehovah Shammah means kasama mo ang presensya ng Panginoon. Kaya
sa Kristiyano, pwede kang hindi nalulungkot. Kasi tayo, may kasama tayong Panginoon. Meron tayong assurance during the time of loneliness. Ito rin pong Jehovah Shammah, nagpo-provide din sa atin ng security and protection. No? Kaya pagkasama niyong Panginoon, secure kayo, protected kayo, pero napapapunta ka sa worship, napapapunta ka sa thanksgiving, napapapunta ka sa reverence, kasi nga, kasama mo Panginoon. Okay? Ngayon, dahil kasama mo palagi si Lord, hingi ka palagi ng guidance. Hingi ka palagi ng direction sa Panginoon. At tutulungan ka niya sa mga decision making mo. Siya ang sasama sa'yo para tama yung decision making natin. No? Ulitin ko, lahat ng may grip, kinukomfort tayo ng Panginoon. Ha? Kasama natin ang Panginoon. Kaya, natututo tayo mag-pray, mag-commune, mag-worship. Kasi nga, kasama natin eh. No? Now, bago ko magwakas, gusto kong sabihin ito sa inyo. Ang mga salitang pangalan ng Diyos niyan, pwedeng mag-manifest sa'yo. No? Nasubukan niyo na bang nag-manifest sa inyo si Jehovah Rohi, the Lord is my shepherd? Nasubukan niyo na bang nag-manifest ang Diyos kay Jehovah, yung Jehovah Shammah sa'yo? Ha? Yung pinag-aaralan natin na to, walang kwenta lahat ito kung hindi ito nagmamanifest sa life natin. Dapat ito ay magmanifest. Amen. At sa hapon pong ito, naniniwala ako, last week pinag-aralan natin na si Jehovah ang Rapha, nagpapagaling. Di ho ba? O sige, ganito gawin natin. Meron ba ditong may sakit? Yung may sakit ka? Sa hapong ito, dadating magmamanifest si Jehovah Rapha, magpapagaling ngayon. Amen? So, yung mga may sakit, ganito gawin mo, pumunta ka na kagad dito, bibigyan ng kagalingan yung mga may sakit. Okay? Sino rito yung marami kang fear, takot? Hindi, kasama mo nga si Shammah. Pumunta ka dito, bibigyan ka ni Lord ng tapang at lakas ng loob. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Tumayo tayo lahat ngayon, mga kapatid. Tumayo tayo lahat. Thank you, Jesus. Ha? Ang ating Diyos, mabuti. Si Adonai, nandito. Balita ko sa inyo to. Yung ating Panginoon na makapangyarihan, nandito. Yung nagko-control ng sakit mo. Ha? Hallelujah. Lahat po dito. Sige po, mag-aaltar ko lako. Lahat ng may pangangailangan sa Diyos, pumunta kayo sa harapan ngayon. Sige. 1, 2, 3. Yan. Kung meron kayong mga pangangailangan sa Diyos, lumapit tayo. God will manifest today. Hallelujah. Andito ang ating Adonai. Siya ang may control ng lahat. Amen. Andito rin si Jehovah Nisi. Siya ang magpo-protect sa atin. Siya magbibigay ng victory. Jehovah Rohi is here also. The Lord is my shepherd. Jehovah Shammah, the Lord is there. God's constant presence. Hallelujah. Paano nagmamanifest ang presence ni Lord sa atin? Worship. Say that word, worship. Minsan parang walang Diyos kasi hindi ka pa marunong mag-worship eh. Basahin niyo po ang Bible. Tuwing sumasamba yung mga tao, nagmamanifest yung power ni Lord. When there is worship, there is always a manifestation. Or, when someone is calling upon the name of the Lord. Akalain mo, nagpunta ka sa harapan, hindi ka naman pala nag-worship. Pangalawa, hindi ka rin tumatawag sa Diyos. Ano asaan mo? Walang magmamanifest. Pag nagpunta ka sa harapan, ibig sabihin yan, you are willing to worship Him. Remember, He is your Adonai. He deserves our worship. Amen. Tapos, tawagin mo si Jehovah mo. Halimbawa, may sakit ka, sino tatawagin mo? Jehovah Rapha. Lord, meron akong imposible situation. Eh, di tawagin mo si Jehovah Shaddai. Tama? Si El Shaddai. Kahit anong kailangan nyo, Lord Adonai, Lord, hindi ko alam kung ano mangyayari, wala akong control. Let Adonai control it. Can I be amen?
You worship God, you call upon the name, at yung pinakauli, you seek God. Hindi lang ngayon, araw-araw, because our God is with us.